Magandang umaga, mga kamarites! Ano ang latest viral at trending ngayon sa mundo ng social media? Ang di umano'y balitang nalugi na ng milyones, tila sinundan pa ito ng milyones. Ito ang kapapasok lamang ng balita na umani ng samot-saring reaksyon matapos pumutok ang balitang hindi na pumirma ng panibagong kontrata sa GMA7 si Willie Revellami, at di umano'y kasado na ang paglipat nito sa Advanced Media Broadcasting System na pagmamayari mismo ni Manny Villar. Ito ang breaking news na matapos di umano ng controversial na pagtalugi ni Jessica Soho at ng kanyang programa sa GMA7 dahil sa hindi pagsipot ng dating senador na si Bongbong Marcos sa nasabing interview, ay tila panibagong karma raw ang sinapit ng TV station. Ayon mismo sa isang source, ay tila kulang-kulang 1 bilyong peso ang malalaga sa GMA7 nang dahil sa di umano'y hindi na pagpirma ng kontrata ni Willie Revellami. Ito ang Marites latest na pinoputakti ngayon ng samot-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan, at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ang kanilang sarili na maglabas ng kanilang inaing at komento sa mundo ng social media. Pero bago ang full update, mga kamarites, kung bago ka pa lamang sa channel ko, ay huwag mong kalimutang mag-subscribe at pakiclick na rin ng notification bell para mas magiging updated ka pa lalo sa lahat pa ng mga bagong Kamarites video na i-upload namin. At yun ang nga, mga Kamarites, ito na ang latest mainit na pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media, ang di umano'y balitang kumpirmadong binigla ng wawawin host na walang iba kundi si Willie Revellami ang marami sa ating mga kababayan, matapos nga di umano'ng ibalita na hindi na ito pumirma ng panibagong kontrata sa GMA7 para di umano'y manatili ang kanyang programang wawawin sa Kapuso Network. Ito ang isang exclusive bong balita na umani ng milyon-milyong reaction matapos kumpirmahin ng GMA Network na legit ang nasabing balita na magpapaalam na bilang Kapuso si Willie Revellami. Matapos nga ang nasabing issue ay pumutok naman ang balita at kumalat pa ang mga larawan kung saan ikasama ng wawawin host ang mga business tycoons na sina Manny at Camille Villar. Ayon nga di umano sa isang source, ay bago pa man di umano pumutok ang balita na hindi pagre-renew ni Willie Revellami sa GMA7, ay tila kasado na ang naging usapan ng mga business tycoons patungkol sa paglipat ng isa sa mga premiadong host sa kanilang panibagong network. Sa naging balitang ito ay marami sa ating mga kababayan ngayon ang tila halo-halo ang naging komento at reaction, at may ilan rin sa mga loyal viewers ni Willie Revellami ang tila na tuwa dahil sa naging paglipat nito sa panibagong istasyon at maalis na daw sa Bias Media Network ang programa ni Willie Revellami. Tinatayak mahigit sa 1 bilyong peso ang maaaring malugi ng TV station sa hindi pagpirma ni Willie sa nasabing kontrata. Nang lumabas nga ang balitang ito, ay umani agad ng samot-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan, at maraming nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ang kanilang sarili na maglabas ng kanilang inaing at komento sa mundo ng social media. And the netizens posted, hindi mo talaga alam kung kailan darating sa iyo ang karma. Mabibigla ka nilang at matutulala sa mga posibleng mangyari, and that's what exactly happened sa Kapuso Network nang malaman nila na hindi na magre-renew si Willie Revellami sa station nila. Biroin mo, estimated kulang ay kulang 1 bilyon ang mawawala sa station dahil sa pagkawala ng programa ni Kuya Will. Yes, confirm na po ang paglipat ni Kuya Will sa newest TV station sa Pilipinas under Manny Villar. Before pa public ng mga GMA7 ang expiration ng contract ng wawawin sa kanila, the Villars and Kuya Will have already a done deal agreement. They plan na isa sa mga prime program ng soon-to-be TV station
mention ng Villar ay ang kanyang programa, as what the source said, grateful si Kuya Will sa naging airtime program niya sa GMA, which is normal din ng maraming taon, but he is much happier because mas secured ang time slot niya at mas mahabang ibinigay sa kanya ni Manny Villar na programa niya. Mas marami ng coverage ang programa niya, hindi lang yung traditional na ginagawa niya on his show, but mostly mas i-highlights yung mga Pinoy na patulungan, hindi lang niya kundi pati ng mga gobyerno, lalong-lalo na ng mga ngos. So meaning, mas maganda lalo ang show ni Kuya Will, for sure na malaking kawalan sa GMA 7 si Kuya Will. Isa ba naman na top rating sa kanila at milyones ang sponsor, tapos biglang mawawala, kawawang GMA dahil sa pagiging bias ay nawala ng kita, hindi na monitor related sa program ni Kuya Will. Pero naniniwala ko na gupit na yan kapalaran sa GMA, baka isusunod na rin yan na mawalan ng franchise if ever. Well, good luck. Siguradong pag nag-operate ang TV station nila Villar ay maglilipatan na din ang mga viewers. Hashtag karma is real. End quote. Matapos ang naging balitang ito, kung saan ay ayon mismo sa isang source ay tila malaki mawawala sa GMA 7 at tinatayang mahigit sa 1 milyong peso ang maaring malugi sa isang TV station, kasunod nito ang di umano'y paggalugi ng programa ni Jessica Soho ng mahigit sa 28 million pesos matapos hindi siputin ng dating senador na si Bongbong Marcos ang nasabing one-on-one interview. Kalat na kalat ngayon sa mundo ng social media ang balita na di umano'y kompirmadong magta-transfer na sa TV station ni Manny Villar si Willie Revillame, at dito ay may pagpapatuloy ang kanyang nasabing programa. Hindi na nga daw di umano nagtaka ang marami sa ating mga kababayan sa nasabing balita, dahil kilala si Willie Revillame bilang isa sa pinakamalalapit na kaibigan ng pamilyang Villar. Gayun din, si Willie ay isa sa mga supporters ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte magmula nang maupo ito bilang presidente ng Republika ng Pilipinas. Marami sa ating mga kababayan ngayon ang nagsasabi na tila ito na nga daw di umano ang hagupit ng karma sa GMA 7, dahil matapos di umano ang pagiging bias nito, hindi lamang sa dating senador na si Bongbong Marcos, maging sa pagbabalita kung ano ang tunay na accomplishment ng programa at pamamahala ng kasalukuyang pamahalaan ngayon na pinamumunuan ngayon ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Dahil nga di umano dito ay tila panibagong dagok na naman ang kakaharapin ng GMA 7, dahil matapos malugi ang show ni Jessica Soho ay tinatayang mahigit sa 1 milyong peso ang maaring malugi sa GMA 7 dahil sa pag-transfer ni Willer Villame sa Advanced Media Broadcasting System na pagmamayari mismo ng business tycoon na walang iba kundi si Manny Villar. Banat pa di umano ng marami sa ating mga kababayan, bakit naman daw kasi ay hindi di umano gawin ng mainstream media ang kanilang trabaho ng tama na ipalabas sa publiko kung ano talagang totoo at tunay na nangyayari sa buong bansa. Hindi yung ang kanilang pinapalabas lamang ay kung ano yung mga masasamang bagay na nangyayari sa ating mahal na bayan, at kanila pa di umano pinapamukha na ang dapat sisihin di umano sa mga nangyayaring iyon ay walang iba kundi ang kasalukuyang pamahalaan na pinamumunuan ngayon ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Dagdag pa nila ay talagang mulat na nga daw di umano ang marami sa ating mga kababayan, at alam na di umano nila kung sino ang kanilang dapat na suportahan at pagkatiwalaan sa darating na 2022 national election. Isa na nga daw di umano sa mga taong mulat na ang mga mata sa katotohanan ay walang iba kundi si Willie Revillame, kasi nga ay lilipat na di umano siya sa station ng kanyang kaibigan na talagang deserve na deserve ang kanyang kabutihan at tiwala na kaya niyang ibigay hindi lamang sa kanyang kaibigan kundi pati na din sa marami sa ating mga kababayan. Kaya naman payo ng marami sa ating mga kababayan sa ibang mga station na hindi pa naabutan ng karma ay ngayon pa lamang daw ay mag-isip-isip na sila at magbago na sila sa estilo ng kanilang pagpapahayag ng mga balita kung ito pa ba'y tama or hindi na. Kasi kung ipagpapatuloy pa rin di umano daw nila ang kanilang pagpapakalat ng mga balitang talagang nakakasira sa imahe ng kasalukuyang pamahalaan na pinamumunod
pamunuan ngayon ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay talagang aabutan nga daw di umano sila ng karma at baka magaya pa di umano sila sa giant network na ABS-CBN na kamakailan lamang ang napasara dahil sa maling pamamalakad ng kanilang nasabing station. Ano na mga kamarites, nagustuhan mo ba ang bagong latest update? Well, ano pang inaantay mo? Click mo na ang like at share mo na din ang videong ito para mas marami pang makaalam sa mga kamarites video na...